Selfie. Kumusta po kayo? Hindi. Geto yan eh. Mga, oh, sige. Sa'yo selfie stick. Ako naman geto. Naluma si Japper Sniper dyan, oh. Pangkamot sa likod. Saan yung tinidor? Okay, pwede. Katuwaan po, katuwaan. Si Mrs., oh, mag-ibeto ka ng ano. Kasi si James kanina selfie, ako naman seguan. Ako naghahanap ako ng tinidor. Anong tawag doon yung pang-scoop sa pang-scoop sa ano, si Rumen. Impacted si Rumen. Mrs., oh, impromptu. Ano? Magawa. Pwede, ginawa pa rin walis. Intent ni Sir Ronnie. Ligpitan time. Gandang umaga daw po. Ayan. Oh. Ayan si Mrs. Grace. Hi, good morning. Ito si Sir June. Good morning. Ayan. 20, how many years sir in the Navy? 26. I mean Air Force. 26 yeah. Years in the Air Force. Uy, matindi po yan. Salamat sa servisyo sir. Thank you. Ito, isa pa nating Air Force at Chef. Magandang morning. Magandang morning. Si Sir James. Kilala na yan si Sir James. Palaging nakikita yan sa vlog ko eh. Laman na ng... Palaging extra. Extra, okay. Yeah. Okay, yun nga po. Tapos na po tayo dito sa camping site. I'm going to the Lake Mary naman po. Sa Lake Mary tayo pupunta at tingnan natin kung meron pong tubig doon. Ngayon po, kung may tubig po tayo doon, eh, mas maganda makapag-stay man po tayo, makapag-fishing man lamang. So, by the way, mga ka-healthy, isang magandang araw po sa inyo. At ang topic po natin ngayon, gaya ng may pangako ko, is... acute kidney insufficiency, chronic kidney disease, at saka end stage renal disease. Yung po pala ang topic natin ngayong araw na to. Okay, so dyan lang po kayo at samahan niyo ako. Punta tayo sa Lake Mary naman. At mag-adventure tayo doon. At the same time, makapulot kayo kahit konti man lamang po sa mga health tips na ibibigay po natin sa inyo. Okay, ingat-ingat po kayo. Yeah, ito pong lugar na to, kung makikita nyo, kung mapapansin nyo, parang Baguio City siya. Napakaraming pine trees po dito. So, yung nga po, yung sa amin, eh, medyo mainit. At magdadrive ka about 2 hours drive po, parang Baguio City na siya, malamig. So, hindi po ang Arizona po, hindi po lahat disyerto, ano po. Meron din siyang area na bundukin at marami po mga puno-puno. Napakaganda po dito at... malamig ang panahon compared to doon sa baba po sa city. Ano po? Yeah, napakaganda po dito sa Flagstaff, Arizona. Yeah, kaya marami pong mga namamasyal dito pag summertime, pagka weekends ay punong-puno po ang mga camping sites dito. So, mukhang may tubig ho ang Lake Mary. So, titingnan natin ngayon, ano ho? Hopefully may isda naman. Kasi minsan may schedule din po yung kanilang pag-stock ng isda dito sa Arizona. Yung iba naman natural, mayroong mga pikes po dito. Marami po silang mga pikes. Ayan. Samahan niyo po ako ha. I hope you guys are enjoying the scenery. And then mamaya po pag-uusapan natin yung mga problema po sa kidneys. Ano po? Okay. Ayan, so meron nga pong tubig mga ka-healthy at ito, nagpumaradan tayo sa isang tabi dito at tingnan niyo yung bundok na yan, mga puno, napakaganda. At meron din po rito, mahilig silang mag-fishing talaga po dito at meron din tayong mga nagpa-paddle boarding. So kailangan nga lang i-practice din ang social distancing. Ayan, at kita nyo. Ito po ang tawag po dito eh. Lake Mary. Mahaba po itong lake na to. Doon sa dulo hanggang sa baba. May tinatawag na upper at meron din pong lower Lake Mary. So marami pong isda din eh na pikes. Ewan ko lang ngayon sa araw na to kung masaswertihan tayo na may makuha. Ano po?
Yeah, this is Arizona. Life's in the bundoks. Yeah, yung mga desierto, bundok. Ang ganda rin ho. Yan po yung mga gamit natin sa pangingisda. At dito po habi-habi lang, hindi naman po tayo tunay na mangingisda. Hilig-hilig lang, relaxation, rest and recreation, you know. Ayan po. Okay, so good morning nga po muli sa inyo mga ka-healthy. So nandito na nga po tayo sa Lake Mary. At yan, nakapag-cast na po ako, nailagay ko na yung aking mga pamingwit. Okay, so habang nag-iintay-intay po tayo ng makahuli man lang sana, pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ang tinatawag na kidney disease. Ano nga po ba ang sakit na kidney disease? Ang kidney disease po ay minsan pagka may iba't ibang klase po ang sakit na kidney disease. Meron po tayong tinatawag na acute kidney injury or acute kidney insufficiency. Meron po tayong tinatawag na chronic kidney disease. At meron po tayong tinatawag na end stage renal disease. Ano po? So, ano nga po ba ang sakit na kidney disease? Ito pong kidney disease, ito po yung pagka hindi po nagpa-function ng maayos ang inyong mga kidneys sa kadahilanan po na maaari pong, you know, marami pong dahilan kung bakit nagkakaroon po tayo ng kidney disease. Ano nga po ba yung mga factors or risk factors para magkaroon ng kidney disease? Ano po? Minsan may yung nasa ano po yan? Yung tinatawag natin na may mga chronic illnesses po tayo, pwedeng mag-cause ng chronic kidney disease, gaya ng high blood pressure, pwede rin po yan mag-cause ng kidney problem. Yung diabetes, pwede po mag-cause ng kidney problem. Yung minsan yung may mga chronic heart conditions din po, pwede rin po magkaroon ng tinatawag na kidney problem. Ano po? Okay, so yun po ay mga isa lamang po sa mga halimbawa. Ay, gaya po ng mga gamot din po, yung mga over-the-counter na gamot, pwede rin pong mag-cause ng kidney problem siya mga yan. Gaya ng mga NSAIDs, okay? Non-steroid, steroidal, anti-inflammatory medications po, yung mga drugs. So, kailangan mag-iingat din po kayo. Gamot din po para sa mga sipon minsan, yung mga gamot na yan, mag-iingat po kayo. Dahil pwede pong mag-cause ng kidney problems din yung mga yan. Ano po? So, kailangan alamin nyo kung makausapin nyo yung mga doktor nyo kung pwede ba kayong uminom nitong mga gamot na ito. Ano po? Lalong-lalo na po yung mga 65 and up, above. Kailangan mag-iingat po kayo sa pag-inom ng mga ganong gamot without the prescription po o yung kausapin nyo po yung doktor nyo. Kailangan makipag ano po kayo, dahil meron po kayong mga iniinom na gamot, lalo na yung mga nagme-maintenance, you need to be very careful in taking medications, over-the-counter medications. Ano po? Okay, so ano nga po ba yung acute kidney insufficiency? So acute kidney insufficiency po, ito po yung ano po yan, yung mga halimbawa, pwede pong yung sa ano, nakuha nyo sa gaya nga yung isa pag-inom ng gamot, na sobrahan sa gamot na yan, pwede rin maging ganun yun, mag-cause ng acute kidney insufficiency. Dehydration, pwede rin pong mag-cause ng acute kidney insufficiency. So, kailangan hydration is so important. Take care of your kidneys po. Ano po? Yan po ang pwede maaaring mag-cause ng mga acute kidney insufficiency. Yung naman pong chronic kidney disease, ito po yung mga sakit na, you know, yung may mga sakit po sa kidney dahil po secondary po yan sa mga other diseases. Gaya ng mga chronic conditions, gaya ng diabetes, pwede po kayo magkaroon ng chronic kidney disease. Minsan sa AIDS na rin po, yung edad. Imagine nyo po yung isang ubas, ang isang, you know, grapes. And then pagka tumanda po is parang nagiging ano siya, raisins. So let's say, compare nyo yun, yun, you know, pag nagkakaedad tayo, kumukulubot na lahat-lahat din ng pati mga organs natin. So kailangan mag-iingat po tayo. Hydration, regular blood testing, naalala niyo po, pinag-usapan natin sa blog 3. It's about blood testing. Yung may mga chronic health conditions, you should get tested at least every 4 to 6 months. You need to get a blood works, and that way you can monitor ano po yung mga blood levels nyo, yung kidneys, liver. Kailangan malalaman lahat 'yan. Okay.
Now, yung end stage renal disease, iba naman po ito. Ito po yung may mga talagang hindi na po pwedeng maisalba yung mga ano natin, mga kidneys natin. So, pwede po, ano po ito? Ito yung mga pasyente natin na meron na po silang nagda-dialysis. Ano po, yung dialysis, napakahalaga po niyan. Pati diet din po, napakahalaga. Kailangan iwas tayo sa matataas ang mga potassium. Pag mataas ang mga potassium kinakain, medyo pangit po yan sa mga chronic kidney disease. Ano po, hydration, hindi rin po masyadong, hindi na po recommended sa mga end-stage renal disease. Yung may mga chronic kidney disease at acute kidney disease, you can hydrate. Ano po, hydration, pwede pong para po hindi masira lalo yung kidneys. Pero sa end-stage renal disease po, kontrolado na po ang fluids dahil hindi na po sila, minsan hindi na po tayo makaihi, hindi na napipilter yung ano natin, pati yung diet, kailangan ayusin din, low potassium diet, ano po. So, yan po ang pagkakaiba ng tatlong kidney problems. Kailangan po magpatingin po kayo sa inyong mga doctor, ano po. Always a regular checkup, regular blood works, and that way you can find out ano nga po talaga ang kung may problema po tayo sa kidneys at ng maagapan po, napakahalaga. Minsan ang problema po kasi hindi tayo agad nagpapatingin, so minsan delay o nahuhuli na po yung ating by the time na malaman malaki na yung problema sa ating mga kidneys. So alagaan niyo po yung mga kidneys niyo, napaka-importante po yan. Low salt diet, yan, gaya nung nabanggit ko kahapon sa ayun, nung nakaraang video about high blood pressure, di po ba yung pag maraming salt, the kidneys work harder. Ano po, trabaho yung kidneys nyo, tataas blood pressure, affected ang mga kidneys nyo. Nagnanarrow yung inyong mga arteries sa kidneys din. So kaya dapat tingnan po yan, alagaan nyo yung mga kidneys nyo. Ano po? Okay, ito po yung mga stages na tinatawag sa kidney disease. Meron po tayong stage sa 1 to 5. Ito po, dito po malalaman po ito sa pamamagitan ng blood testing, yung mga stages po ng kidneys natin. Yung stage 1 is normal. Stage 2, kapag yung GFR na tinatawag sa kidney blood testing po ito, yung filtration ng mga kidneys nyo. So, between 60 and 89%. Yung 60 to 89, stage 2. Usually common po ito sa may edad na yung 60 to 89, medyo ano na po yan, dahil yung kagaya ng nabanggit ko, pagka tumatanda rin yung organs natin, siyempre yung functions ng ating mga organs umihina na rin. Okay, so stage 3 is 30 to 59% ang GFR or yung filtration ng ating kidneys. Okay, so kailangan po alagaan po yung mga kidneys nyo, pagka stage 3 medyo papunta na po yan, palala po yan, kailangan alaga po yan. Usually, ang blood testing namin dyan sa mga pasyente ko, ginagawa namin yan between 3 and 4 months. Kailangan, regular na po ang monitoring yan. Tapos meron na po kayong mga kidney specialist, nire-refer na rin namin sa mga kidney specialist. In that way, maagapan at nang maiwasan ang paglala ng kidney mapunta sa tinatawag na end-stage renal disease. Okay? Stage 4, ito po yung stage na medyo malala na po, kailangan ng management. So ito po yung talagang ang aggressive po na po dito, ang mga tinatawag natin na nephrologist or renal na doktor, mga eksperto po sa kidneys na po yan. Ang GFR po niyan o filtration rate is between 15 and 29. Yeah, 15 and 29 po ang GFR niyan. So ngayon po yung naman tinatawag na end stage renal disease, ang GFR na po niyan o kidney filtration na po nila is 15 and below. So usually pagka may kidney problem ka, ang basihan po natin ay yung creatinine level din sa blood testing. So kailangan matitest po yan. So, pagka nagpa-test po kayo, nagpa-blood test, u-orderan kayo ng mga doctors nyo, yung tinatawag natin, it's either CMP or BMP, Basic Metabolic Panel, andun po ang kasama po dun ang kidney functions. Yung mas maganda po yung CMP rin, kasi kasama na sa CMP, yung Complete Metabolic Panel, yung liver din, na-check na rin. So, yung po, napakahalaga po nun. Sabi ko nga sa blog number 3, di ba? Regular blood testing is napakahalaga po. So, yan po muna. At mga ka-healthy, siguraduhin nyo lang na regular kayong magpatingin sa inyong mga doktor. At gaya ng sinasabi ko palagi, disclaimer, ano po? Hindi po ako doktor dyan sa Pilipinas. Ako po ay nurse practitioner dito sa state of Arizona. At
Dito lang po ako, lisensyado, at napakahalaga po na magpatingin kayo sa inyong mga doktor. At ito pong ating informasyon na ibinibigay sa inyo, napaka-basic po niyan. I want to go down on the level of, you know, yung madaling intindihin. So para po maintindihan nyo kung gaano kahalaga ang screening process para maiwasan ang paglala ng mga sakit. Ano po? So, mga ka-healthy, I hope you guys enjoy this place today. At dito nga tayo sa tinatawag namin dito na Lake Mary. Ano po? Okay? Ayan. Marami po nagpipishing dito. Relaxation. Pagka-weekend. Ayan. Okay, mga ka-healthy, medyo matungmal ang isda dito. Summer time, medyo wala po tayong, wala man lang kumakagat. Kanina pa po tayo dito. We've been here for about an hour or so and wala pa rin mahuli. So, okay. May mga pangkapol yung mga boat po dito. Mahilig po sila mag-boating. Alright, mga ka-healthy, hanggang sa muli po. Hanggang sa susunod po nating vlog sa part. Oh, shout out nga po pala kay Mr. Mike Ponce ng Sapang Bato, Angeles City. At sa mga taga-Angeles po, shout out po sa inyong lahat. At syempre kay Louie TB, kay kapatid, kapanalig. Maraming salamat sa iyo, kapanalig, ha. At ikaw ay nagiging instrumento ng pagtulong diyan sa atin, sa mga kababayan natin diyan sa Pilipinas, lalo na po yung mga nasunugan. Sana po marami pa po tayong mga kababayan at mga kaibigan na makatulong sa inyo dyan sa Pilipinas po. Yung mga nasunugan, na COVID na, may sunog pa. So medyo mahirap po yung mga sitwasyon nyo. So sana po kahit papaano nakatulong man lang tayo, kahit konti lang po. Ano po? Brother Louie, Louie TB, kapanalig, thank you. Salamat sa iyo. At syempre, hindi natin makakalimutan si Mr. Alvin Silva, kapatid. Ay nako, salamat sa iyo. At syempre, kay Miss Lay on Style. Yan, meron din po silang mga YouTube channel. Amado the Explorer, thank you. Lowry Vlog, kay Lowry po, kabsat. Thank you. Kay Mark Cecil, kay Dr. Strange. Ano po, Rod Strange, Dr. Strange, isa rin po ang vlogger din yung mga yan. At okay, so maraming salamat po sa pagtulong nyo sa akin, pagkantabay doon sa aking first ever LS. Kay ano din, Desa, salamat po. Ano po, thank you po sa inyong lahat at sa lahat-lahat po ng tumulong. Mind TV, AgriVenture, ayan, maraming salamat po sa inyo. Kay Maynard TV, kay Arthur Chick Barnes, ayan. Kay Bet TV, sa kanya ko po nakuha yung aking 1,000 subscribers. Ano po, thank you po sa inyong lahat. Joanna Costa, Spell An, thank you. May mga vloggers din po yung mga yan, YouTube vloggers po. Thank you po. Okay, so shout out din po pala kay James Miano, kasamahan po rin nila Billy Eily CTB diyan po sa Pangasinan. Shout out po sa inyong lahat. Meron din po silang mga ano po, mga YouTube channel din po. Ano po? Okay. Shout out po sa inyo diyan.